isang prisoner of war noong World War II at nang makalaya ay bumalik sa bansang Italy upang magtayo ng isang maliit na garahe. Dito ay nag-umpisa siyang i-convert ang military equipment sa farming tractors. At mula sa salitang natanggap mula kay Enzo Ferrari na "You're just a farmer," nagsimulang matupad ang kanyang pangarap. Ito ang istorya ni Ferruccio Lamborghini at kung paano niya naimbento ang isa sa pinakamahal na sasakyan sa buong mundo, ang Lamborghini. Pero bago natin simulan ang inspiring story ng videong ito, paalala lang Lodi na huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa ating YouTube channel at follow button ng ating Facebook page. Tara, simulan na natin! Si Ferruccio ipinanganak noong April 28, 1916 at may zodiac sign na Taurus. Maaring naisip mo na kung saan nanggaling ang logo ng car brand na ito. Ang kanyang pamilya ay may-ari ng lupain ng uba sa Italy kung saan ginagawa nila itong wine bilang family business. Mula pagkabata ay tinuruan na siyang gumawa ng quality wine, pero iba ang hilig ng ating bida. Interesado siya sa pagkumpuni ng kanilang farm tractors kaysa i-manage ang kanilang wine business. Sa kabila ng pagkadismaya ng kanyang ama, pinagpatuloy niya ang kursong mechanics sa isang technical institute sa Italy. At nang matapos sa pag-aaral, ay iniwan niya ang kanyang pamilya upang ipagpatuloy ang kanyang interes sa mga makina. Nagsimula siyang mag-training sa isang iron blacksmith upang malaman ang pagbuo ng mga makina at ng pyesa. Ngunit hindi pa rin ito naging sapat upang matanggap siya sa pangarap niyang kumpanyang nagkukumpuni ng war vehicles. Sa natanggap na rejection ay napilitan siyang umuwi sa kanilang lugar at nagbukas ng isang shop kasama ang kanyang kaibigan na si Marino Filippini. Ngunit kasabay ng pagbuo ng kanyang mga pangarap ay sumiklab din ang World War II. Siya ay dinakip at napabilang sa prisoner of war. Sa kabila ng pagiging bilanggo, maswerte pa rin itong si Ferruccio dahil siya ay nakasama sa mga magkukumpuni ng mga sirang war vehicles noon. At makalipas ang isang taong paninilbihan sa mga kalaban ay tuluyan siyang pinalaya. Taong 1951, itinatag ni Ferruccio ang kanyang sariling kumpanya na Lamborghini Tractors. Mula sa mga surplus military machines at paggamit ng kanyang kakayahan, ay naging matagumpay ang kanyang tractor business. Sa pagtaas ng demands ng kanyang imbensyon, kinailangan niya ng mas malaking kapital. Sa tulong ng kanyang ama, ginawa nilang collateral ang kanilang lupa para sa loan. Isinugalman nila ang kanilang family business ay naging matagumpay naman ang kanyang kumpanya. Makalipas ang mga taon, isa ang Lamborghini sa tinaguri ang one of the largest manufacturers of its kind sa buong Italy. Nagsimula rin siyang mangolekta ng mga mamahaling sasakyan tulad ng Jaguar, Mercedes, Maserati at Ferrari. Ngunit wala sa mga brands na ito ang pumasa sa kanyang standards. Ang totoo pa nga niyan ay nadismaya siya sa kanyang Ferrari dahil madalas na pumapalya ang clutch nito. Kaya naman, dinala niya ito sa kanyang shop at sinimulang ikumpuni. Kanyang napag-alaman na ang clutch nito ay identical o kaparehas ng clutch ng kanyang mga tractors. Ang lubos na ikinalungkot ni Ferruccio ay di hamak naman na napakamura ng clutch ng kanyang tractor sa presyo ng clutch ng Ferrari. Lumapit siya kay Enzo Ferrari upang pag-usapan at magbigay ng suggestion na gawing mas maganda at mas tahimik ang takbo ng Ferrari cars. Ngunit ininsulto lamang siya ni Enzo. Ayon kay Enzo, ang problema ay hindi sa kanyang mga sasakyan, kundi kay Ferruccio. "You're a tractor driver, a farmer. You shouldn't complain about my cars. They're the best in the world." Sa natanggap ng mga salita kay Enzo, nagpursige itong ating bida at ipinakita kung ano at paano tumakbo ang tunay na sports car. Marami man ang nagsasabing kahibangan ang kanyang gagawin, naging determinado si Ferruccio. Nagtayo siya ng bagong kumpanya, nag-hire ng 3 ex-Ferrari employees at sa loob lamang ng 9 na buwan,
inilabas niya ang kauna-unahang sports car ng Lamborghini, ang Lamborghini 350 GT. Pinuri ito ng maraming customer at kritiko sa unang motor show sa Turin. Ipinakita ni Ferruccio na hindi lamang siya isang farmer, kundi isang mechanical genius na kayang bumuo ng supercars. Nasundan pa ito ng maraming supercars, Spada, Harama, Yurako, Countach. Ang Countach ang tinagurang most written supercar in the world noong panahong iyon. Ngunit may naging malaking problema ang negosyo ni Ferruccio sa mga sumunod na taon. Nagkaroon kasi ng malawakang shortage of gasoline na nakaapekto sa employment at demands sa automobiles. Ang 5,000 orders din ng tractor mula sa Lamborghini Tractors ay na-cancel dahil sa pangyayaring ito. Kaya naman napilitan siyang ibenta ang malaking shares ng kanyang kumpanya. Pinilit man niyang gawa ng paraan na maibenta ang mga cancelled orders, hindi na rin ito naging sapat para makabangon ang kanyang kumpanya. Taong 1974, nagdesisyon siyang ibenta ang natitirang shares at maagang nagretiro. Maraming nagsubok na baguhin at pagandahin pa ang Lamborghini business, ngunit patuloy silang nabigo. Kabilang na dito ang Chrysler, hanggang sa nabili ito ng Audi company na nagawang maisalba ang brand sa kasagsagan ng krisis at naibalik sa market ang Lamborghini cars. Noong 2019, nai-record ng kumpanya ang sales na pumapalo sa $11 billion. Ito ang istorya ng isang magsasaka at prisoner of war at kung paano niya nabuo ang kanyang Lamborghini empire.